Hi guys, good evening. Welcome back to my channel again and welcome to Pearl TV. So for this evening reaction video, ang topic natin ay yung OFW hospital, guys. Pinuntahan daw ito, guys, ni Senator Raffy Tulfo. At titingnan natin kung ano yung nangyari. Nag-surprise infection ng senador nang makatanggap ng sumbong sa social media na kulang daw ang ospital sa gamit pati na sa mga gamot, kaya bumibili pa sa labas sa mga pasyente rito. Ayan, kulang daw, guys, sa mga gamit at gamot. Isang taon na daw itong operational pero wala pa siyang laman, okay? So sabi dito sa nabasa kong article, who are qualified for OFW hospital in Pampanga? Sabi dito, ang qualification is Filipino work or working overseas. Tapos, land-based or sea-based OFW. OFW, whether active or inactive, undocumented at OWA. Ayun. No age limit. Okay? So, what is the medical care program for OFW? Sabi dito, if it's a financial assistance that aims to provide eligible abilities with relief in the payment of their hospital medical bills, that is equivalent to the PhilHealth benefits under its case rate system, but not exceed the 50,000 pesos per member. Ayun. Ayun, yun siya, ayan. How much is covered by Malasakit Center? Ayan, how much is covered? Depending on the assessment from different government agencies, a patient may be able to receive up to 50,000 from Presidential Social Fund, PSF. The Malasakit Center also has a database system. Okay, how much is OWA Medical Assistance? 20,000. OWA members are eligible up to 20,000 in medical assistance, okay? So ang nakakalungkot nga dito, guys, sa ano, sa sinasabi na OFW hospital in Pampanga, kasi isang taon na daw itong operational pero kulang naman sa mga gamot. Ayan, pinuntahan siya ni Senator Raffy Tulfo. Ayun, sirado daw, guys, sa Bado at Linggo. Kaloka, paano siyempre, yung mga patient na pupunta, di ba, lalo kung outpatient, tatargetin talaga Saturday, Sunday kasi walang trabaho, di ba? Kasi, pwede naman mag-ano dito, mag-avail kahit anong retired ka na, di ba? Or kahit may employment ka na bago, pero dati kang OFW. Tama, mali. Tapos, yung dependent mo din. Yung dependent mo, siyempre, pag may time talaga pupunta Saturday, Sunday. So, sarado nga daw to, guys. Tapos, meron daw on book an appointment. Kakaloka, ano? Sa tingin nyo, guys, okay ba yung book an appointment? Malalaman mo ba kung magkakasakit ka sa October, magpa-appointment ka na? So, sabi nga ni Raffy Tulfo, may staff daw siya na nag-try na magpa-book ng appointment. Ang sinasabing slot is to be given sa October pa. So, paano yun? Di ba? Hindi, wala yung walk-in. Yun yung mahirap palang walk-in. Ayan. Inireklamo sila. Ayan, ang nakakaloka, ang pasyente daw dito mismo, yung mga staff mismo. Ang mga lamang pasyente, yung mga staff mismo. Hindi naman sila OFW, di ba? Kung iisipin, 'di ba? Anong klaseng ano to, hospital? Walang pasyente. Kasi nasa sa Pampanga kasi ano. Kakaloka. Pero kahit na 'yung mga taga Pampanga, ba walang OFW diyan na ano. Ang problema kasi book an appointment, ang slot daw on October pa. 'Di ba? So ngayon ang ano, hindi man lang sila mag dapat i-promote nila 'yan kasi for sure maraming Pilipinong OFW na nangangailangan ng mga medical assistance pag dumarating, di ba, dito sa Pilipinas. Ako, ngayon ko nga lang nalaman to, at kung alam ko, syempre, nagkikwento ko din sa mga kaibigan kong OFW. Okay? At mga kakilala natin. So, I hope may mga taong na nakaalam ng bago dito sa video na sinare ko. Okay? So, thank you so much, guys, for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share if this is your first time here on my channel. Well, God bless you.